Praise you, Lord Jesus. And truly, we are a chosen generation. Hallelujah. Chosen to be out of the world, salt and light. Oh, you are within us. Oh, Jesus, you are living in us, oh God. Oh, hallelujah. And we are a chosen generation and rise up, holy nation. And God will live for you. And you have called us out of darkness into light so glorious. And God will live for you. Oh, God will live for you. God will live for you. Praise you, Lord Jesus. And we run. With passion for your name we run. And freedom, you've broken every chain we run. Hallelujah. And our God will not be moved. And our God will never be shaken. We run to you, we run. And we are a chosen. Yes, I know who I am, my identity in Christ, hallelujah.
Yeah.
namin nakikilala sa aming buhay, Lord. Patuloy namin na pag-aaralan ng iyong mga salita, Lord. Patuloy itong naitatanim sa aming mga puso. At tunay nga pong ito'y namumunga, Lord. At tunay nga pong ang pag-harvest, Lord, hindi lang isang season, hallelujah. At tunay nga pong we always harvest sa tamang panahon, hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Patuloy kami namumunga dahil sa iyong salita, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. You're never gonna let me down.
Jesus. Hallelujah. A surrendered life is a life that acknowledges Jesus in his life. Ang isang buhay na naisuko na ay isang buhay na patuloy na kinikilala si Kristo, ang kanyang ginawa at ang kanyang salita. Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga. Natunay nga po ang aming pagkakilanlan ay hindi kung sino kami sa mundong ito, kundi O Diyos, kayo ang aming identity, Lord God. Kayo po ang aming pagkakilanlan, Panginoon. As you are, so are we in this world, O Lord God. Kaya Panginoon, maraming salamat. Kayo po'y nabuhay na muli. Kami ngayon ay may bagong buhay, Lord God. Kami ngayon, O Diyos, ay pinagpala. Ang kapangyarihan na nasa iyo, Panginoon Diyos, ay siya rin kapangyarihan kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, na ang aming buhay ay hindi na kagaya ng dati dahil sa inyo. At salamat, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita na patuloy na binabago ang aming pananaw, ang aming kaisipan, at nakikita namin ngayon, Panginoon, kung gaano kami pinagpala, kung gaano po kami kakapangyarihan, at kung ano kami, O Diyos, sa inyong harapan. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pagtuturo niyo po sa aming sa pamamagitan ng inyong lingkod na ginagamit. Salamat, Banal Espiritu, na kayo po, O Diyos, ang aming karunungan, na kayo po ang aming dakilang tagapagturo ngayong umaga. Salamat, O Lord God, sa kapangyarihan na kumikilos na sa buhay ng bawat sa amin. Lord God, to you, Lord God, we bring all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. I'm
Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob. Yung mga nasa online po, pwede po natin ibigay ang ating kaloob dun sa bank account na nasa screen po ninyo ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan. Tunay nga that kung alam po namin, O Diyos, kung sino kami, when you know who we are in your presence, O Lord, may kapayapaan, may kagalakan, may pagpapala, Lord, dahil ito po ang iyong kalooban, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan that our identity, Lord, is our Jesus Christ, O Lord. Hindi po, Panginoon, kung ano ang sinasabi ng panahon, hindi po kung ano ang sinasabi ng sitwasyon, kundi kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello. All right. Thank you, brother. Thank you, brother.com. Praise God. So tayo po ay nagkaroon ng virtual graduation kahapon sa Young Builder School at ganun din po recognition, virtual recognition. So lahat po ng ating mga estudyante na recognize at nag-graduate, we congratulate you coming from Young Builder School. At ganun din sa ating pong CFSM. Amen. Family. Alright? At salamat din sa mga nagbigay ng contribution sa paggawa po ng virtual po nating graduation and recognition. So open na po yung ating school, no, for accepting enrollment or estudyante, mga students na mag-enroll. At tayo ay pupunta na sa ating new site this coming August. So, ang ating pong new site ay ginagawa na kasalukuyan. Tayo po ay alis na dun sa ating inuupahan at least yung pong rent natin. More or less 80 to 100,000 po yung ating rent doon. So, yun po ay masisave na po natin, no? Habang ito po ay online muna. Okay? So, tingnan po natin yung ating Agape Project na update. So nagsimula po tayo last Monday. All right? Tama. Last Monday, no. So last Monday. So ito po yung isang room, no, na ginagawa at ito po ay madi-divide ng dalawa. All right? And then ito po yon, 1, 2, 3. No? Tatlo pong rooms, ito po yung cashier po natin, no, yung accounting natin, department, office. And then, yun po yung room, no? Na tatlo. Alright? So, yun po yung kasalukuyang ginagawa. So, target po natin by July. So, yun po yung kabuuan ng ating building. Alright? Okay? Ayan, no? Yung ground floor natin. Okay, yun po yung gagawin natin, music room. Diyan po yung music room. Alright, pwede bang i-play po yan? Hindi, yung dalawang slides na huli, yan, play mo. Yan. Alright, ayan. So yun po, no, yung parking area natin. So, unti-unti, possible na atin pong ayusin po yan, yung ground floor natin. At kung possible, yung afternoon service natin, ay pwede natin gawin yan sa ilalim, no? Sa ground floor, dun sa parking area. Afternoon service, no? Naisip ko lang kanina, mga 4 p.m. para palamig na, no? Instead na umaga, kasi painit naman yung umaga. Alright? So, yun po yung ating second floor, more or less, mga 1,500 square meter po yun sa taas natin. Okay? So, yun po yung update. So, yung pong gusto mag-donate, wag lang po kayong magatubili. Wag kayong mahiya, no? At wag kayong matakot, no? Na magbigay ng ating pong contribution dito po sa ating Agape Project. Alright? So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Amen! So, God's heartbeat for Israel. Alright? So, God's heartbeat for Israel. Dalawa pong title natin sa umagang ito. A witness, light to the nations, a kingdom of priests, a holy nation.
So ito po yung heartbeat ng Diyos sa bansang Israel na sila ay magiging saksi at liwanag sa maraming mga bansa. Sa ibang version po, yung nations po doon sa Genesis chapter 12 is families, no? Pamilya. All right? And then a kingdom of priests. Ito'y isang kaharian, no? Ng mga pare at ito ay bansang banal, holy nation. So that is the heartbeat of God for Israel. At sila'y pare, meaning they are representative of God, no? And they are holy. Okay, so makita po natin yan as we go along sa ating pong pag-aaral. Alright? So, Isaiah chapter 43, verse 8. Sinabi pa ng Panginoon, tawagin mo ang aking mga mamamayan na may mga mata pero hindi makakita. May mga tenga pero hindi makarinig. Tawagin mo ang lahat ng mamamayan ng mga bansa. Sino sa mga Diyos-Diyosan nila ang makakahula tungkol sa hinaharap? Sino sa kanila ang makapagsasabi tungkol sa mga nangyayari ngayon? Isama nila ang kanilang mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi upang ang mga makakarinig ay makapagsabing totoo nga, no? So i-prove nila, no, ng mga saksi ng mga Diyos-Diyosan kung tama ang kanilang sinasabi. All right? Na kung saan ay pinatatawag niya maraming mamamayan sa bansa. Okay? At sasabihin nila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Yung pong binabanggit po tong dito ng hinaharap ay patungkol po sa darating na bagong kaharian, which is the Medo-Persia, no? Dahil sa panahon ito, sila ay under Babylon. At yung ating unang verse na ating binasa ay pinatatawag din yung mga Israelita na sila'y bingi at bulag, pero sila po'y may tenga at meron naman silang mata. Pero hindi po nila narinig ang tinig ng Diyos, hindi nila nakikita ang Diyos sa buhay nila. Kaya pinatatawag ng Diyos para sa ganun, patunayan nila ng mga hudyong ito, mga salitang ito, na naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga ibang bansa, ay patunayan nilang sila ay nagsasabi ng totoo. Okay? So in verse 10, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako at magtiwala kayo sa akin at para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala rin Diyos na susunod pa sa akin. Alright. Verse 11, ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala ng ibang tagapagligtas. Pahayag ako na ililigtas ko kayo at tinutupad ko nga ito. Walang ibang Diyos na gumagawa nito sa inyo, kayo ang mga saksi ko. Sinabi pa ng Panginoon, ako ang Diyos. Mula pa noon, ako na ang Diyos. No? Wala nang makakatakas sa aking mga kamay. Walang makakapagbago ng mga ginagawa ko. Alright? So dito po yung makikita po natin, no? That the message of Isaiah is judgment and hope. Alright? So, sa mensahe na binibigay ni Isaiah sa bansang Israel, sila po ay hinatulan, kaya po sila ay nasa ilalim po ng Babylonia. Kapag kinakausap po niya si Haring Ahas, ganun din si Ezekiah, na kung saan ay si Ezekiah ay nagkaroon ng karamdaman dahil siya po ay sumuway sa Diyos, ang kabuuan ng bansang Israel, nandun po yung judgment ng Diyos dahil mas naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero kaakibat nun,
In Isaiah chapter 7, habang kinakausap niya yung hari, no? Isaiah chapter 9, habang kinakausap niya bansang Israel, ay nandoon po yung pag-asa. That there is a virgin, no? Na manganganak ng kanyang anak ay tatawaging Emmanuel, God with us. So nandoon yung New Jerusalem, nandoon yung Kingdom of God na pag-asa ng maraming pag-asa ng bansang Israel. At dito po sa ating pong binasa sa Isaiah chapter 43 verse 8 hanggang verse 13 ay pinakita ng Diyos ang pag-asa sa bansang Israel. Na kung saan ay sila man ay nandoon sa kalagayang hindi naniniwala sa Diyos, no? Mas pinaniniwalaan nila ang Diyos-Diyosan ng maraming mga bansa. Kaya naman po sila ay dinisiplina ng Diyos, no? Ginyads ng Diyos sa kanilang paniniwala sa ibang Diyos na dahil sila po ay pinili ng Panginoon na para sila po ay maging huwaran, no? Na banal na bansa na ipakilala ang buhay na Diyos sa maraming mga bansa. Pero mas pinili po nila na sila'y maniwala sa ibang Diyos maliban na hindi sa paniniwala sa buhay na Diyos. So nandoon yung unbelief. So sila po ay dinidisiplina ng Diyos. Pero sa kanyang pagdisiplina ay laging kakakibat yung pag-asa. No? Parang ganito po yun. No? Kapag ang magulang ay pagod na pagod, tapos ang anak ay sumuway sa kanyang magulang, sinisermonan ng magulang ang kanyang anak. At nandoon po yung kanyang pagdisiplina sa anak. At pagkatapos niyang disiplinahin, kain ka na anak, anong gusto mong ulam, anong gusto mong sausawan? No? Ganun yung magulang, no? Na didisiplinahin mong anak mo, pero hindi mo siya pababayaan na hindi pa kainin kapag oras na. Na after na siya ay dinisiplina mo, after na pinapag, no? Kinausap mo, sinermon mo, nandoon naman na ang magulang ay hindi niya pababayaan ang kanyang anak na lilipas ang tanghalian na hindi niya pakakainin. No? Siya pa, ang bata pa kuminsan nagtatampo sa magulang. Hindi ako kakain. Pero ang magulang ay pipilitin niya na siya'y kumain. So nandoon po yung kalinga. No? Nandoon yung unconditional love. So ganun ang Panginoon. No? At sa pamamagitan po noon na unconditional love ng mga magulang, yun ang magtutulak sa isang anak para siya po ay sumunod sa kanyang magulang. Hindi takot, hindi galit. At kung siya man ay natatakot para sumunod, ay hindi po ito nagtatagal. No, dahil nabibigatan ang anak sa kanyang pagsunod dahil sa takot sa kanyang mga magulang. So my dear brothers and sisters, maluwag sa isang tao na siya ay susunod sa Panginoon because of the grace of God, because of the unconditional love of God, na kung saan ay ito po ay kahit siya po ay lumayo sa iyo, dala niya yung pag-ibig ng magulang, no? Ay siya pa rin ay magiging masunurin. So yun po yung sinasabi sa Proverbs, no? Kapag ang anak ay dinisiplina, no? Out of love, ay nandoon po na saan man pumunta ang anak, no? Kapag kinilala niya ang conditional love ng magulang, ay siya po ay magiging huwaran sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan. So ganun din po sa ating Panginoon, no? Kanyang in-overcome ang evil with good, no? Na kung saan ay nandoon ang kanyang favor, no? Nandoon ang kanyang pag-ibig sa buong sangkatauhan, no? Sa kabila na ang tao ay makasalanan, ibinigay pa rin niya ang kanyang bugtong na anak. At siya'y namatay para sa atin. Hindi dahil mabuti ang mundo, mabuti ang tao, kaya ang Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alright? So nandoon po yung biyaya. We don't deserve it. Kaya po, ang pagiging saksi na sinasabi ng Panginoon sa bansang Israel, kaya sila'y pinili ng Diyos, no? Alright? Hindi para sila po ay, dahil sila'y mabait, dahil sila'y huwaran sa maraming mga bansa, no. Sila'y pinili ng Diyos, no? Para sila'y maging saksi. Walang pwedeng piliin ng Diyos na bansa ng mga bansang ito na pipiliin niya o isang bansa na pipiliin niya ay magiging masunurin sa kanya. Walang bansang ganon, no? Kaya ang Israel ay isang saksi sa maraming mga bansa na sa kabila ng siya po ay unfaithful,
sa kabila ng siya po ay matigas ang ulo, stiff neck, sabi nga po, ay nandoon ang biyaya ng Diyos. Nandoon yung pagiging saksi na nais ng Diyos na gamitin ng Israel na maranasan ng tao kung sino ang Diyos. No? Ganun ang pagiging witness. Ang witness, hindi po hearsay ang kanyang sinasabi. Ang witness is an experience. Kaya pinatawag ng Diyos ang bansang Israel. Pinatawag niya maraming mga bansa. Sila'y sinabpina na para sa ganun ay patunayan nila na totoo ang sinasabi ng mga Diyos-Diyosan nila. Kaya ang sabi ng binasa natin sa verse 10, ang Israel ang siya kanyang saksi. No? Bakit? No? Balikan natin. Alright? Verse 10, ano po sinasabi po dito? Alright? Ang sinasabi po dito, ang mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko. They were a witness, they were chosen by God. No? Alright? And they were chosen to be a servant by God. No? Alright? Bakit? Para sa ganoon, ay makilala nila ang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa at may likha ng bansang Israel. Walang Israel kung hindi sila pinili ng Diyos. At sa kanilang sa pagpili ng Diyos sa bansang Israel, hindi dahil sila mabait o mabuting bansa. Sabi ko nga, walang bansa na pwedeng piliin ng Diyos na siya'y maging masunurin. Kaya siya pumili ng isang bansa para sa ganoon, sila ay maging saksi. Paano maging saksi? Para maranasan at makilala nila ang Diyos na mabuti, Diyos na nagmamahal na walang kondisyon. That is being a witness. You cannot be a witness without experience. Hindi ka pwedeng maging witness sa isang korte at sa isang diskusyon kung ikaw mismo ay hindi mo naranasan kung anong sinasabi mo. Yan ang saksi. Hindi po siya reporter na nagre-report siya na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabait. No? Hindi po siya reporter. Nare-report niya kung sino ang Diyos, kundi siya po ay saksi. Ang bansang Israel ay saksi sa kabutihan ng Diyos. Ang bansang Israel ay saksi sa biyaya ng Diyos na sa kabila ng sila'y hindi naniniwala sa Diyos, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya kung makikita natin ni Isaiah chapter 43, duman ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Do not fear, ang sabi ng Diyos. Dumaan man sa apoy, hindi ka masusunog. No? Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Bakit? Kasi ang isang taong nagkasala, ang isang taong nagkamali, siya po'y natatakot. Siya'y nagigilty, siya'y nako-condemn. But the Lord says, do not fear, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo pababayaan. Kayo ay ililigtas ko sa kaharian ng Babylonia. No? No? At ang pagpapahayag ng Diyos sa bansang Israel ay pinahayag ni Jeremiah. Yung pong ating pinapag-aralan na 49 years o 7 years, tama ba? 49 years na o 7 years, 700 years na dapat sana umalis na ang bansang Israel sa Babylonia na babalik na sa kanilang bayang Jerusalem. Pero nga na-delay, kaya po na dumating si Daniel. Alright? So hindi po kailanman mapipigilan ang Diyos sa kanyang paggawa. Yun ang binasa natin last verse, verse 13, tama? Siya ang Diyos noon, ngayon pa man. Walang ibang Diyos liban sa kanya. Amen? Okay? Walang pwedeng pumalit sa Diyos. At walang pinagsimulan ang Diyos. He is the beginning and the end. Amen? Wala siyang pasimula, siya ang pasimula. At kawalang makapagpipigil sa kanyang ginagawa. At ang kanyang minamahal ay walang pwedeng makatakas sa kanya. Walang pwedeng makakuha sa kanyang kamay. Alright? Kaya kapag minahal niya ang bansang Israel, minahal niya ang tao, no? Ang Israel ay saksi kung sino ang Diyos. Saksi ang bansang Israel na makikita ng marami mga bansa kung sino ang Diyos ng bansang Israel. Kaya po nakilala ni Rahab ang Diyos, nakilala ni Ruth ang Diyos dahil sa bansang Israel.
nasaksi ang bansang Israel. Nararanasan nila ang protection ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa kabila ng sila po ay matikas ang ulo at hindi sila naniniwala sa Diyos, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? At dahil sa kanila, ay nakilala nila ang Diyos. Okay? At hindi napipigilan ang Diyos na mahalin ang bansang Israel. Alright? Amen po ba? Ang tao lang ang pwede pumigil nito, pero ang Diyos, hindi mo kayang pigilin ang Diyos na mahalin kanya. Hindi kayang pigilin ang bansang Israel na sila ay proteksyonan at mahalin. At kaya lamang ang bansang Israel na papahamak o ang isang tao ay napapahamak, no? Ang nakikita natin mga pangyayari sa Old Testament ay dahil hindi nila kinilala ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi dahil pinigilan ng tao o pinigilan ng Diyos ang kanyang sarili, kaya ang tao ay napahamak. Kasi po, ang tao ay may will. Pero ang Diyos hindi kailanman magpapabaya. At kailanman hindi natin siya pwedeng pigilin at ganun din ang bansang Israel. That's why, ang bansang Israel ay saksi. Naintindihan mo natin. Amen. Hindi yung kapag ikaw ay mabait sa ibang tao, ikaw ay naglilingkod sa church, nagbibigay sa church, ako'y servant ng Diyos, ako'y saksi, no? A witness, alright? You have a personal experience with God. Yan ang witness. Amen? Kaya sa pamamagitan ng ikaw ay saksi, nakikilala mo ang Diyos sa buhay mo. Alright? Nauunawaan mo siya. Alright? Dito po, maunawaan natin siya. At para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos. Alright? So, pinili niya ang bansang Israel para sa ganun, maunawaan ng tao kung sino ang Diyos. Makilala nila ang Diyos at mapagkatiwalaan ang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa, na siyang may likha ng bansa, na maraming mga bansa. So, kailangan gumamit ang Diyos ng tao para makilala nila ang Diyos. Alright? Ayun po tayo. So, kung hindi man nararanasan ng kabuuan ng bansang Israel, ang Diyos, kung sino siya, na sila'y saksi, ay nandyan naman mga hari, nandyan din ang mga propeta, na siyang nangangaral at nagpapahayag kung sino ang Diyos. At ginagamit ang mga ibang propeta para sa ibang bansa. Nakita po natin si Jonah na pumunta ng Nineveh. No? Siya man ay nagdesisyon na ayaw niyang pumunta ng Nineveh. Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos. Sabi niya, pagpapagal lang ako pupunta doon, di ba? Sabi niya, sayang lang kasi patatawarin mo rin sila. No? Sinasabi mong gugunawin mo ang Nineveh, pero kapag sila'y lumapit sa iyo, hindi mo naman sila gugunawin. Yun nga ang Diyos. Amen po ba? Kapag ang isang tao ay kumilala, no? Kung kaano kabuti ang Diyos, sabait, ay tunay nga pong sila ay makakaranas kung sino sila, and there he will have a personal experience with God. Hindi po hearsay na mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos para maranasan mo ang Diyos. Hindi po, no? Kundi is a personal. Kaya po ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi para ang tao ay maranasan nila ang Diyos, no? It's a personal experience with God. Amen. Ikaw mismo ang nakikinabang. Hindi makikinabang ang pamilya mo, hindi makikinabang ang ibang tao, kundi ikaw mismo. Makikinabang lamang sila sa iyo dahil 'yon ang nakikita nilang buhay mo. Amen. That is because that is your life today. Because that is your experience. Amen. All right? Nandiyan po tayo. Kaya hindi po tayo nagpapagal para po maging saksi sa ibang tao. Hindi tayo nagpapagal para maglingkod sa Diyos. No. It is a personal gain. It's a personal experience with God. Nakita po natin? Amen? Hindi tayo nagpapagal para magbasa ng Bible. Hindi tayo nagpapagal para magpakabait. Hindi tayo nagpapagal para tayo po ay magbigay, na nabibigatan. But it is a personal experience of the unconditional love of God, the grace of God, the favor of God, that we don't deserve it, but God love us. Amen? So that is being a witness. Yan ang bansang Israel. That is being the light of all nations, so, sa lahat ng maraming mga bansa, na kung saan ang liwanag
ay meron siyang pinanggagalingan. Meron siyang source, no? Hindi yung mismong bulb ang hindi mismong bulb na siyang may liwanag ang siyang dahilan kung bakit siya nagliliwanag. Kundi ang kanyang liwanag ay galing sa electricity. Amen? Hindi siya pwede magliwanag without connection. Andiyan po tayo. Amen? So, mga kapatid, our light is the righteousness of God, is the goodness of God, not self-righteousness. Amen? Hindi po sariling kabaitan. Okay? At kapag tayo po ay patuloy na makikilala at maunawa ng Diyos, tayo po ay matututong magtiwala sa Kanya. How can you trust somebody you don't know Him? Amen? Amen? So, hindi pwedeng magtiwala ka na makikilala mo pa lang. Makapagtitiwala ka kapag nakikilala mo siya. At habang nakikilala mo siya, lalo kang nagdidepende sa Kanya. Amen po ba? And that is being a witness. Nararanasan mo ang Diyos at hindi mo lang siya nararanasan, you have a experiential knowledge na natin pong binabanggit. Experiential knowledge, yung kapag naunawaan mo ang Diyos, nakikilala mo, ay napagtitiwalaan mo ang Diyos, then you have a experiential knowledge. Hindi siya head knowledge, but is an experiential knowledge. Yung naunawaan mo sa Diyos, ito'y tumutubo sa iyong puso at ito'y namumunga at siya'y nararanasan mo sa iyong buhay. And then, my dear brothers, that is being a witness of God, a servant of God. Kaya nga, Romans chapter 12, sabi nga po, renew your mind. Amen? A living sacrifice. Bring your life as a living sacrifice. So, that is the reasonable service. Ano po yung reasonable service? Yung ikaw ay nasa church, ikaw ay nagsishare ng Word of God, that is not reasonable service. A reasonable service is renewing your mind who Christ is, who God is in your life. Amen? That is reasonable service. At kapag naglilingkod ka sa church, nagbibigay ka sa church, nagsishare ka, yan ay bunga lamang kung ano ang pagkilala mo sa Diyos. That's why you are a witness. You have an experiential knowledge. You have a personal experience with God. Amen. Palapakan naman natin ang Panginoon nating Diyos. Amen. At napapatunayan mong walang ibang Diyos. Walang pwedeng magmahal na tulad ng Diyos. Walang pwedeng magprotekta na tulad ng Diyos. Siya'y iba sa lahat ng bagay. At wala ng Diyos na pwedeng pumalit sa Kanya at susunod pa sa buhay ng isang taong saksi sa Kanyang buhay. Amen po ba? Hallelujah. God's good. Amen? At yun ang magtutulak sa'yo. No, you are empowered to do good things. So maraming dahilan para ang isang tao ay maging mabait. Alright? Maraming dahilan para isang tao ay mahalin niyang Diyos. No? Dahil meron ulit siyang gusto sa Kanya. Okay? Pero sabi nga malinaw sa salita ng Panginoon, 1 John chapter 4, kaya ka nagmamahal sa Diyos dahil you have a personal experience with the love of God. You have a personal knowledge. You have a personal, no? Experiential knowledge of the love of God. Kaya mo siya minamahal. Hindi dahil wala ka ng ibang choice. Kaya ka ngayon tumatawag sa Diyos. No, you cannot mock God. Kaya nga po ang relationship natin, it's a process. It's a seed. The Word of God is a seed. The Word of God is a knowledge about God. Amen? Kaya po nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at nagbibigay ng panahon. Alright? Amen po ba? Alright. So now, my dear brothers and sisters, remember that your value comes, amen, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. That is now your identity. That is now your value. Ito yung kahalagahan ngayon ng buhay mo. That you are now accepted. Alright? That you are now loved by God unconditional. Alright? You are forgiven, sabi po ng awit natin kanina.
No? You are accepted. You are secured. No? So hindi po yung ating success dito sa mundo, hindi po yung ating wealth, no? Na kung saan ay self-concept yung ating ginagawa sa maraming mga tao, no? Na kung saan yung accomplishment natin, yung achievement natin, yun ang security natin, yun ang wealth natin. Kumisa sabi nga, kapag matagal kayo hindi nakita ng kaibigan mo at tatanungin, so ano ka na ngayon? Saka nagtatrabaho? No? Sometimes yun ang value natin, yung worth natin, kung ano yung sinasabi natin. Na ako ngayon ay nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, patas ang sahod ko, ito yung position ko. Sometimes that is our worth and that is our value. No? At kung minsan kapag wala kang masabi, naiiya ka. No? Alright? Dahil yun, doon natin, inaano yung ating value, no? Yung ating sarili, self-concept, yung ating pang-sariling posisyon, no? Ng kahalaga ng ating buhay. Yung worth natin. Kung ano yung ibig sabihin ng worth, eh, kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa'yo, doon yun ang worth mo. Kaya kapag negative ang sinasabi ng tao sa'yo, hindi ka na nakakaramdam na may ikaw ay mahalaga. No? Alright? So, wala na yung security mo, wala na yung magandang nakikita mong pag-asa sa buhay mo. Kaya malungkot ka, nadidepress ka, nabibigatan ang buhay mo. Because you hear the words of many people, kung ano yung sinasabi nila, yun ang nagiging worth mo. At kung positive naman ang sinasabi sa'yo, yun ang nagiging worth mo. Yun ang bumubuhay sa'yo. My dear brothers and sisters, it is not our achievement. Amen? And it is not our accomplishment. It is our relationship with God. He is now our identity. Hindi ibig sabihin naman, hindi mo sasabihin kung ano yung position mo. Sabihin mo man na ito'y positive, but your heart, your value, is your relationship with God. Your value that God loves you. His favor is upon you. His grace is upon you. Kasi we are in the natural. So sabihin mo. Kumisan noon, anong ginagawa mo ngayon? Pastor ako. No? Dahil hindi ako engineer, hindi ako doktor, no? Dahil nasa honor section po ako noon eh. So yung mga kabats ko ngayon, no, manager, ganun po yung nila, no, manager sa yung pong dating may crush sa akin. Ay siya po ngayon ang pinaka-head sa Ayala, no, nandun po siya sa Taguig. Alright? No? At munti ko nang nag-girlfriend yun, kaya lang, no? So, alam niyo po, kapag sinabi mo, pastor ka, anong laman ng puso mo, hindi ka ganun ka-confident. Pero yung huwag mong sabihin, anak ko ng Diyos! Mahal ako ng Diyos! Hindi po ganun. Hindi po. That is not being natural, no? Organic. God looks on the heart. So sabihin mo, pastor ka, sabihin mo. But you are not being confident. As a pastor, don't be confident. You are confident because of your relationship with God. Di ba sabi natin, dapat maging proud ka, pastor ka. Dapat maging proud ka. Kahit housewife ka lang. No, now, we must renew our mind. No, our confidence is our relationship with God. Kaya sabihin mo, kung ano yung, how, are you a housewife? Alright? Pero God looks on the heart. The life comes from the heart. Amen po ba? So, yun ang value natin, yun ang worth natin. And the more we understand, no? Oh, yung ano ang ginawa ng Diyos, hindi ko anong ginagawa mo. Amen? So, you will be secured. The more you become secured, the more na makagagawa ka ng mabuti. Amen? Kasi kapag if you are not secured, how can you give? If you are not secured, no? How can you help people? Ikaw mismo ay hindi ka secured. No? You need something. Ikaw mismo ay meron kang pangailan. But if you understand
who you are, that you are a witness like the nation Israel. Alright? Naranasan nila ang Diyos sa buhay nila. They have no arms. No? Wala. Sila alipin. Pero sila naging saksi because of the protection and the power of God in their lives. David, amen? Napag-aralan po natin si David. He's a shepherd man. And his word and confidence, it with the covenant with God. Yung covenant ng Diyos sa kanya. Hindi kung ano ang ginagawa niya sa Diyos, kundi kung ano yung sinabi ng Diyos at tipan ng Diyos at gagawin ng Diyos sa bansang Israel. Alam ni David kung sino siya. Kaya nagkaroon siya ng confident to, para harapin. No, maraming pwede magsalita, I'm healed, I'm strong, I'm powerful like David. God is good. But there is no personal experience, there is no experiential knowledge. That is hypocrisy. Amen? You mock God. Minamock natin ang Diyos. No? Parang binibili natin ang Diyos para lang masabi nating ako ay maka-Diyos at ang Diyos ay nakikinig sa akin dahil sinasabihan ko siya kung sino siya. Mabait siya. Makapangyarihan siya. No? Amen po ba? Hello? Are you with me? Ba, hindi po kayo kumikibo. Hello? Nakamasbo pa kayo? Amen. Alright? So, purihin ang Panginoon. Then, that transcend our jobs, no? Our identity. Our identity is in our mind. Yun po yung nasabi ko, yung kapag kinikilala mo ang Panginoon, yun po yung tatak, no, ng yung noo. Nakikita mo ang pag-ibig ng Diyos, nakikita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Meaning, you worship Him, you trust Him. Diba? Kapag ikaw ay meron pong inaalala, at kapag ikaw ay sumusunod, naalala mo yung tao, naalala mo yung pera. Amen? Naalala mo yung pakinabang. Yun ay nasa forehead mo yun, nasa imagination mo, nasa vision mo. At tayo na mga Kristiyano, no, ang ating submission, hindi sa alimaw, hindi po sa pera. Amen? Hindi sa tao. Our worship, no, ay hindi po sa posisyon natin, kundi sa Diyos. Yun ang tatak na sinasabi ng Revelation. Hindi literal. Hindi po by works. Ah, hindi ako magpapatatak, maliligtas ako. Kapag nagpatatak ako, hindi ako maliligtas. Pero kapag hindi ako nagpatatak, maliligtas ako. So, by works siya. Amen? So, kapag gumarap pa sa Diyos, Panginoon, hindi po ako nagpatatak, kaya ligtas ako. So, nagmamalaki ka sa Diyos, kaya ka naligtas dahil sa iyong effort. No. Walang pwedeng lumapit sa Diyos maliban kay Kristo. Amen? Walang pwedeng maligtas maliban kay Kristo. Parang you are anti-Christ kapag ganun. You are anti-Christ because hindi mo kinilala ang kamatayan ni Kristo doon sa krus para sa iyong kasalanan. That is anti-Christ. Yun po yung spirit of anti-Christ. When you believe in Jesus, Joseph, when you believe in money, then that is anti-Christ. Hello? Amen. Alright. So magpatuloy po tayo. No? That is being witness and light of this of nations. Verse 5 ng Exodus chapter 19. Kung lubos ninyo akong susundin. Alright? At tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Alright? Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin, sabihin mo ito sa mga Israelita. Amen? A kingdom of priests. Yun po yung second topic natin dahil nag-extend ako doon sa Israel as prophesied, no? Alright. So, pinili sila ng Diyos para po sila ay maging pari. Representative of God. Alright. At yun yung covenant ng Diyos sa bansang Israel in Exodus 19. Exodus 19, no? Ayun po ay covenant ng Diyos sa bansang Israel that they will be a kingdom of priests na sila'y pinili, no, ng Diyos, no,
maliban sa mga ibang bansa. So how God establishes covenant with the Israel in Exodus chapter 19? No? Ipinakita niya that He is righteous. He is holy. Alright? No? Walang pwedeng lumapit sa Kanya. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Moses na pagtayo mo ako ng templo, no? At binagtayo po siya ng templo, ng tabernakulo, at nung papasok na si Moses sa tabernakulo, hindi siya makapasok because dito ipinapakita ng Diyos that the God of Israel is a righteous and holy God. You cannot come to Him because He is holy. You will die. No, kaya po natakot ang bansang Israel. Kau na lang kumusap sa kanila dahil dumagadaguntong, no, yung kalwalatian ng Diyos ay hindi nila makontain. Alright? No? Kaya binigay niya ang Diyos ang batas para sa ganun ay makita ng tao that God is righteous. The standard of God is this, the law, the righteousness of God. And through the law, na-expose ang kalagayan ng bansang Israel, ang kalagayan ng tao na siya ay makasalanan. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang tao ay makalapit. Kaya nagbigay po siya ng mga pari na si Aaron, na siyang high priest. Siya ngayon na pinili ng Diyos na namamagitan sa tao para sa Diyos at ang Diyos para sa tao. And through the blood, no, of mga sacrifice, ang tao ay nakakalapit sa Diyos. That is the covenant of God. Now they can now come to Him. No? Even though that He is righteous and holy, people now can come to God. They can boldly come because of that blood. Amen po ba? Now, there is a high priest and there is a Levitical priest, no? And now, the nation of Israel, no? As a whole, ay ipapakita nila sa maraming mga bansa that God is holy, God is righteous, but you can come to God. Amen. So, nandoon po yung protection ng Diyos because of the Shekinah of glory of God, the presence of God with them. No, di ba? Nananalo sila kapag kasama nilang Diyos. Kahit sila walang armas, kahit walang wala sila, kumpara sa ibang bansa, but because of the presence of God, because of the covenant of God, no? That He is righteous, He is holy, He is good. Amen? Hallelujah. Ay tunay nga pong hindi sila pinapababayaan ng Panginoon. That is the covenant of God to the nation of Israel. And that's why they will be a priest. No? Alright? So, there will be a new temple in our time, no? 1 Peter chapter 2 verse 9, you are now a chosen generation, a holy nation. Ganon din ang bansang Israel, a chosen generation. Why? Because ipinapakita ng Diyos, no, that this is the original intent of God in the creation. No? All right? Na kung saan nagkasala ang unang henerasyon, first man. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15. The first man, no, failed. The first man died, that's why you all died. Amen? Alright? But then there is a second man. Kung titingnan natin sa Corinthians chapter 15, there is a first Adam and last Adam. And then next verse, first man and second man. Sinong tinutukoy doon second man? Si Jesus Christ. We are now a chosen generation. Because the first generation on the line of first Adam, hindi po siya holy. Failure po siya. At kaya po ipinapakita ng Diyos, no, ipinapakilala na sa bansang Israel at ang bansang Israel sa pamamagitan ng bansang Israel, nakikita ng ibang bansa kung sino ang Diyos ng Israel. Kaya hindi lang ang Israel ang pinagpapala sa panahon yun. Even the other nations. At hindi po pinapapatay ng Diyos ang bansang Israel o ang ibang bansa. Hindi po siya unfair. Unfair. Amen? Na kung saan ay mahal lang niya ang Israel at pinagpapapatay niya. No, lumalaban lang ang ibang bansa, kaya po namamatay ang ibang bansa. Pero ang sinasabi ng Diyos, ang instruction ng Diyos sa bansang Israel, isang tabi sila. Kaya nga si Isaac, ay si yung kapatid ni Isaac, sino? Ay ano, no. Anak ni Abraham is Isaac, tama? And then si anak ni Hagar, sino kasi? Ismael, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nung sila'y pinalayas ni Sarah, habang sila'y naglalakad,
pinagpala ng Diyos si Hagar. Pinagpala ng Diyos si Ishmael. Pinagpala din si Jacob and Esau. Si Esau hindi rin pinabayaan ng Diyos. Are you with me? Amen? Sila rin ay binigyan ng lugar. Sila rin ay pinagpala ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos, that He is a just God, no, fair God, a holy God, all right, a good God. Amen. All right? That's why they are now a new generation, a holy nation, a kingdom of priests. Amen? Because of the coming Jesus Christ on the time of Israel. Amen? Hello? Amen. Praise God. And now we are now a chosen generation. Why? Because of Jesus Christ, the second man. You are a chosen generation. You are now a new generation of the humanity of this world. Amen? You are no longer on the old Adam, on the first Adam. You are no longer under the first man. You are now under the goodness of God, under the love of God, under now the new generation, our Lord Jesus Christ, the last Adam. That is your identity. You are being a witness and a priest to many people, to your family, to your job, to your business, as a student. Amen. Para kapag nag-English ako, nag-amen kayo. Kapag Tagalog, hindi kayo nakakapag-amen. Hello. Hallelujah. God's good. Amen. So, talagang natindi po ng Panginoon from the beginning until the end. Amen. The favor of God. You cannot control Him. You cannot stop Him to give His grace. We don't deserve it. But God did give it to the nation of Israel and to you and to me. His mercy. Amen. Hallelujah. What we deserve, He did not give it. No? Na kung saan ay, kung titignan mo basang Israel, kailangan lipulin na ng Babylonia. But God has a mercy. Have mercy on their lives. Amen. Matigas man kami ng ulo, sabi po ng panalangin ni Daniel. Hindi kami nakikinig. Meron kaming tenga, pero hindi kami nakikinig. Meron kaming mata. No, sabi ni Daniel, di ba, yung pinag-aralan natin. No, Daniel chapter 9 o chapter 8. Alright? Hindi kami, meron kaming mata na hindi namin nakikita. Nasa kabila ng sila'y dinidisiplina ng Diyos, hindi pa rin sila nakakakita. Yung pong binasa natin yung chapter 8 ay nasa chapter 44 o chapter 43 verse 8 ay nasa chapter 44 ng Isaiah sa bandang huli ng mga ng chapter ng chapter 44. Alright? Nasa kabila ng sila'y under Babylon, still, hindi nila nakikita kung sino ang Diyos ng bansang Israel. Kaya, sinabi na sila, no? Parang sa korte, sinabi na, tawagin mo. At patunayan nila na yung Diyos-Diyosa na pinaniniwalaan ng ibang mga bansa ay makapagsasabi kung ano mangyayari. Patunayan nila kung ano nangyayari kasalukuyan. At tunay nga pong hindi nila mapapatunayan. Pero ang Diyos mapapatunayan niya that there is a Cyrus coming, Media Persia, na siyang tatalo sa Babylon. At napag-aralan natin sa pag-aaral natin kay Daniel, ay sila'y bumalik nung dumating ang bansang Medo Persia. Sa panahon ni Daniel ay si Haring Darius na ito ay under Medo Persia. Doon na itayo ang templo at doon na itayo ang bakod ng Jerusalem. Amen. Kaya ang Panginoon ay hindi pwede pigilan sa kanyang pangako. Ikaw lamang kung bakit hindi mo nararanasan kung gaano kabuti at kabait ang Panginoon. Amen. If you experience it personally and you have experiential knowledge, then you are a witness. Amen po ba? Alright? You are being light because of your personal experience and you have being a priest. Doon ka lang pwede mag-priest. Representative of God to other people. You are a chosen generation. 1 Peter chapter 2 verse 9. A holy nation. Amen? Out of darkness. No, ikaw ay pumunta sa kagilagilalas na kaliwanagan ng Diyos. And you praise people. You praise God because hope is of your personal experience. Hindi ka nagpupuri pa dahil may gusto ka sa Diyos. Amen? It's a personal. It's an experiential knowledge.
Di ba? Ako po noon, nagpupuri ako sa Diyos dahil mabait ang Diyos. Parang ano, meron akong word dapat doon eh. No? Parang binibili ko ang Diyos, parang nagpapakitang gilas ako sa Diyos. No? Na siya'y pinaniniwalaan ko. You cannot believe God without the word. You cannot believe without understanding who God is. Hindi ka pwedeng maniwala na wala ang salita ng Diyos. Human faith yun. Human understanding po yun. Ng Diyos ay mabait, mabuti. Without a personal experience with the Lord. Okay? So in Revelation chapter 19, verse 13, mababasa po natin dito, no? Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. Ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa at pamamalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Alright? Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito yung final judgment in Revelation chapter 19, no? All right. So in verse 13, no? Tingnan niyo po, until the final end. Ang biyaya ng Diyos, no, ay nandiyan. Ang suot niya, no, in white horse, no, dala-dala nakasakay ang Panginoong Jesus. Na yung robe niya ay nilubog sa dugo, mayroon pong deep, no, malalim na o punong dugo ang kanyang robe. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. The name of that man, no, riding the white horse is the Word of God. So ano pong significant po dito? Dahil ito yung final judgment, di ba? Lilinisin ang mundo, no? Makukotap ang mga believers, no? Yun po yung the word rapture, pero walang rapture sa Bible. Caught up, that we will meet God in the air, or Jesus Christ in the air. Right? In the clouds. At habang lililinis ang mundo. So, amen? So, ang aalisin, ang mawawala sa mundo, ay yung masasama. Yung masamang damo, masamang binhi. Tama? Alright? So, ang maiiwan ay yung mabuting binhi. Are you taken? Or left behind? ikaw ba ang aalisin o ikaw ba ay maiiwan? Alright? In the Noah's days. Alright? Ang mundo kasi ay sa atin, no? Lilinisin, that there will be a new heaven and new earth. So, anong ibig sabihin nito? No? Verse 13, at saka yung binasa nating verse 15, na nandoon ang galit ng Diyos. Sa English version, iron scepter, no? Yung kamay na bakal, ang gamit ng Diyos. Alright? So, titingnan natin dito ay nandoon yung anger, no? Nandoon yung malalim na galit ng Diyos. At ang galit ng Diyos dito ay sa diablo, hindi sa tao. Ang final judgment, yung judgment ng Diyos ay sa kay Satanas. Hindi sa tao, mahal niya ang tao. Kaya yung pong simbolo ng siya ay naka-ride ng horse at meron siyang espada, no? At ang salita ng Diyos ang siyang espada, no? And the Word of God is Jesus Christ. Hello? Ang pangalan niya ay salita ng Diyos. So sinasabi po dito, ang mga tao ay mahal ng Diyos. Namatay siya para sa kanila. Oh, hanggang sa bandang huli ay pinapakita ng Diyos kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Hindi lang sila naniwala sa Kanya. Kaya nasama sila sa kakamay na bakal para sa diablo. Hello. Amen? Alright? Nasama sila. Amen. Pero ang Diyos ay nandoon yung kahabagan niya. Nandoon yung biyaya niya. Na ipinapakita niya sa mga taong sumunod sa diablo, namatay ako para sa inyo. Ang Diyos na nagkatawang tao, the Word of God, became flesh. But you rejected it. And I never leave you nor forsake you. Hanggang sa huli, ay pinapakita ng Diyos na mahal niya ang buong sangkatauhan, pero pinili nilang masama sa final judgment
ng Diablo. Ng iyong kamay na bakal para sa Diablo. Alright? Amen. Kaya po, purihin ang Panginoon. Amen. God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Verse 16, ang sabi niya, sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Alright? So yun po yung white horse na meron po siyang dugo. Ayun o, dugo. Yan, no? Meron siyang dugo. And justice, the word of God, no? The word became flesh. Amen. And that is the battle of Armageddon, no? Alright? Yung battle of Armageddon, hindi mga bansa na mag-aaway-away laban kay, o magkaisa at laban sa Panginoon, no? No? Yung Armageddon ay natalo niya ang maraming mga bansa. Kung titignan natin ang mga bansa na tinawag na beast, 'di ba? Bawat bansa ay tinatawag na beast. No? Sa Daniel, all right? At dito rin sa Revelation. No? Mga beast, mga halimaw, no? Merong leopard na merong pakpak, no? Merong merong leon na merong pakpak, no? So, nakakatakot. Why? Because they are influenced by the devil. Kaya natalo na ang mga bansa na siyang nag-i-impluensya. No? No, ang Diablo, siyang nag-i-impluensya sa maraming mga bansa. That's why they became a beast. Na dati sana ang taong siyang namumuno sa mga hayop. But because of sin, ang hayop ngayon, ang siyang namuno sa tao. Ayun ang nangyari. That's why sila ay ginagamit ng Diablo na nakakatakot because ang Diablo, ano, at ang mundo, o dahil sa Diablo, ang mundo ay nagkagulo. Kaya po sa Genesis, makikita natin na si Adan o si Eva, meron pong nabanggit doon na siyang namamahala sa lalaki. Kaya kapag ang lalaki ay na-under, hindi po yan intention ng Diyos at plano ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nasira yung hierarchy sa pamilya. Ang si Eva na ang siyang nakataas sa lalaki. Kaya po mga kapatid, ina-advise ko po kayong mga babae. Hindi yan ang original hierarchy of God. Hindi po hayop ang nangunguna sa tao. Amen. Hindi tigre ang nangunguna sa tao. Hello. Amen. Amen. Kaya makikita ng mister mo, saksi ka ngayon. Kasi naranasan mo ang tunay na intention ng Diyos. Amen. Na ikaw ay nagiging humble because of the love of God. Hindi yung ikaw ay nagiging tigre para mahalin ka ng asawa mo. Para hindi siya magbabae. No, it is the love of God. Amen. Hello. Amen. Kaya halimaw sila kasi sila po'y impluensya ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Nung mga bansa, yun yung sinasabi ko yung Battle of Armageddon, okay? Hindi po yung mga sawang halimaw. Amen. sorry. Amen. Hindi po. Hallelujah. Amen. Kaya tingnan nyo, takot ang tao sa tigre, takot sa ahas. Kasi po, dapat sana ang ahas at ang tigre ang natatakot sa tao. Dahil under ang mundo sa atin eh. Alright? So, makita po natin. Amen. Hello? Gusto nyo nang matapos? Alright. So, in Revelation chapter 29, kung balikan ito, no, na controversial to, hinihulog siya ng anghel sa kailaliman, sa kaisinara at sinusian at tinatakan pa ng pintuan nito upang walang manghangas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000. 1,000 years, no? Ito yung sinasabi natin, millennial reign. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. No? Ito yung si Satanas. No? Siya'y babound, no? Sa kalaliman, in the bottomless pit, for 1,000 years. Alright? So, basahin muna natin. Pagkatapos ay may nakita akong mga trono. At ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol.
Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumasamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So again, yung 1,000 years is a period of time. Hindi po 1,000 na literal na binibilang natin. Kaya marami sa Bible, sa maraming mga talata sa Bible na ginagamit yung 1,000, I love you, I will bless you 1,000 times, Deuteronomy 1:11, no? David killed 10,000. Solomon killed thousands. Hindi bibilangin, ay si Saul, 1,000. Binibilang, hindi po. Ibig sabihin, marami. So this time, the 1,000 years is a period of time. No? So when Christ died on the cross, talo na si Satanas. He was bound on the bottomless pit. In a long period of time, mula nung namatay si Kristo, hanggang sa kapanahon natin, the devil is already bound. He's already disarmed. Wala na siyang power. Why? Bakit wala na siyang power? Because sin is already eradicated. Diba? Ang batas ay pinapakita niya ang kasalanan at ang batas ay ginamit ng Diablo. Sa Romans, makikita natin yun. Ginamit ng kaaway ang batas para lalo makondem ang tao. Alright? So yun po yung nangyari, no? Na kung saan ay ang Diablo ay nag-ahari dito sa mundo because of sin. And sin, no? Result of sin is death, yung nahiwalay ka sa Diyos. Hello, nandiyan po tayo. But when Christ died, no? Ang tao ngayon ay nailapit sa Diyos. Because sin is already eradicated. Kaya ang tao ngayon ay pwede nang lumapit with boldness as a Christian and also an unbeliever bilang believer. Pero nung panahong yun, nang hindi pa namatay si Kristo, di ba, hindi pwedeng lumapit ang tao sa kanya dahil mamamatay. Kaya yung high priest ay kailangan malinis siya. Dahil pagdating niya doon sa Holy of Holies, he will die. Kaya nga, ang tao ngayon ay malaya na siyang makatanggap kay Kristo because sin is already sold. Kaya doon natalo si Satanas. Amen. Hindi po siya physical na natalo, kundi dahil ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit ang Diablo ay nagahari sa mundong ito. But because Christ paid all, everything, once and for all, ang kasalanan is already finished. And the atonement, yung pong pag-cover ng dugo ni Jesus, is forever. That's why there is everlasting righteousness. Sabi po ng Daniel chapter 9, verse 24, that is the 70 weeks. Yun ang 490 years na sinasabi, Daniel 9:24. Inaccomplish na ng Panginoon, tinalo na niya lahat ng bansa. Ang kaharian ng maraming mga bansa, lahat ng pamamalahan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pamumuno ay nasa ilalim ng paa ng Panginoong Jesus. At ikaw ang body. Nasa ilalim mo na rin dahil because you are the body of Christ. Paano nangyari yon? Through the death of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wala nang arm ang Satanas dahil your sin, past, present, and future, once and for all, hindi siya hayop, kundi Diyos na nagkatawang tao at ang tao ay namatay para sa iyo at para sa akin na nagligtas sa atin. Amen po ba? Hello? Kaya wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Wala na rin kapangyarihan ng kasalanan sa ibang tao. Kaya, bakit siya napapahamak? Dahil hindi niya kinikilala yung ginawa ni Kristo at pupunta ang tao sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan, dahil ang kingdom of darkness is already finished. The kingdom of light is already reigning. Amen?
Amen. Oh. Kaya ang tao hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil hindi niya pagkilala, rireject niya ang ginawa ni Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya there is no more condemnation. For God so loved the world. Amen. All right. Ano yung goodwill? Sabi ng anghel, there is now a good news, goodwill. Ano yung goodwill doon dati? Human and God is in war. Nasa sa kaaway ng Diyos ang tao because of sin. But now, they are a friend. Mahal, there is a goodwill, there is a good news, sabi po ng anghel, na ipapanganak ang Emmanuel, di ba, nag-proclaim ang anghel sa mga shepherd, yung pong good news, goodwill, the war is already finished because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? And that is the good news. Amen? For all have sinned and come short of the glory of God, for the wages of sin is death. That is not good news. Baka kasalanan ka kasi, kailangan mo tanggapin, no? Ang good news, merong nang namatay sa kasalanan mo at yan ay si Kristo. But the gift of life is eternal life. Relationship. Eternal life is relationship. Amen. Sin, reign, death. Romans chapter 5, verse 21. Through sin, ang kamatayan ay naghari. Ano yung kamatayan na naghari? Nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. That is death. But through the grace of God, dahil we don't deserve it, but while we are sinners, Christ died for us, namatay na si Kristo, righteousness reign. Naghahari ngayon dahil sa isang tao, nagkasalang lahat, dahil sa isang tao, ang lahat ay naging matuwid. Ang kailangan lang ay kilalanin ang biyaya ng Diyos and righteousness of God will reign to you. Amen. That is why this is now the millennial reign. 1,000 years is, amen, already existing, a present reality. Hindi future, amen, but it is a present reality. At ang mga hindi natatakan yung mga taong hindi sumamba sa halimaw, di ba? Ang mga taong hindi sumamba, tama? Pinugutan ng kaluluwa, okay, saan yun? Ayun, verse 4, ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o imahin. Hindi tumanggap ng tatak. Kaya ang mga tao na hindi kumilala sa Diyos, hindi sila natatakan ng halimaw. Nakita natin yung mga lingkod ng Diyos na last Sunday, no? Ay yung mga tao kumilala sa Panginoon. At sila ay napugutan na ng ulo. You are dead with Christ. You are crucified with Christ. And when Christ raised from the dead, you are alive with Christ. You are reigning with Christ. Amen. Yun lang dapat natin kilalanin sa buhay natin. Amen. And then, the righteousness of, amen, the result of who we are in Christ ay yung pong pagiging mabait, no? Hindi na tigre. Alright? Hindi na tayo po ganito. Simply because of our experience with God that we are a witness of the love of God and goodness of God in our lives. Amen po ba? Alright? Are you with me? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Alright? So, ano pa yung hindi po na-discuss dito? So, Revelation chapter 20. So, tingnan nyo. Pero, pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. What do you mean by that? So, sa maikling panahon, pakakawalan. God will expose Satan. Jesus Christ will expose Satan. Kaya pakakawalan ng sandali. He will expose it. Ito si Satanas na siyang pinaniwalaan ninyo. Na siyang hahatulan ko. This is the final judgment. Revelation chapter 19. Yung binasa natin kanina. At chapter 20, meron ding final judgment of Satan. Sa mga bandang huling verse. Ito yun, expose niya. And there will be a tribulation in this world. But maikli lang yun, o hindi po 7 years. Through the judgment of God, aalisin, bubunutin ang masamang binhi. Yun po yung tribulation. But there is no time frame. Kung ilang taon yun. Kasi po yung sinasabi nating great tribulation ay 7 years.
na hindi naman yun binabanggit ng Daniel, ang binabanggit doon sa 7 years, ay yung ginawa ni Kristo. Alright? Hello? Wala na pong inihintay na great tribulation ang tao, ang buong sangkatauhan. It is finished, sabi ng Panginoon. Amen? Alright? But this thing na nangyayari ngayon, na mangyayari dito in the future, no? Alright? So, ang revelation ng mga binasa natin kanina, yung pinaguto ng ulo, that is persecution, no? Mga saksi, present reality sa panahon ni John the Beloved. Kaya mayroong pong binabagit ang revelation, yung pong dugo na nakapahid ay nasabi rin sa Isaiah chapter 63. Kaya yung mga sinasabi ng revelation ay nasa Isaiah, nasa Ezekiel, at nasa Daniel. Na kung saan ay nangyari na in the past at kasalukuyang nangyayari nung panahon na sinusulat ni John the Baptist o John the Beloved ang revelation at merong yung future at yung future ay the second coming of Christ and the final judgment. Kaya nung kapag pakakawalan ng sandali, ibig sabihin, ibabandera ng Panginoong Jesus si Satanas kung sino siya. Ibabandera kung paano hahatulan ng Diyos si Satanas. Amen po ba? At nasama yung mga mahal na Diyos na mga tao, hindi para sa kanila ang judgment na yun, kundi para kay Satanas. Alright? Amen. At yung sa trono, na nakita na nakaupo, mahatol, may karapatang humatol, hinatulan ang mga tao kung ano ang pinili nila sa buhay nila. Alright? At nakita ko mga kaluluwa, sabi niya. So yung mga kaluluwa, ay nakita niya yung mga nahatulan. Kapag ang tao ay namatay, mahatulan na kung sino siya. Kung siya ba ay kambing o siya ba ay tupa. Alright? So wala na pong dispensation na tinatawag na panapanahon. Ito yung panahon dito, no. It is a simultaneous. Kapag namatay ang tao, alam na niya kung ano yung hatol sa kanya. At naghihintay na lamang na kapag ikaw ay mabuting binhi, ay babalik dito sa mundo. There will be a new heaven and a new earth. Amen? We're excited. A new world. A new heaven. And heaven, where God lives. Huh? Yun po yung heaven. Kaya kapag tayo bumalik na sa mundong ito, this is heaven because God will live. That is the intention of God on the creation. Amen. So ito po si Satanas. Na? Asan na? Hello? Nawala? Yan. Oop. Yan. Okay, ito si Satanas. Oh, siya ang hinahatulan eh. Ayan si Satanas. Eh, nasama yung mga ibang tao. Ayun, oh. Oh. Yung mga, ito yung ibang 10, di ba? Meron pong 10 ulo. That is 10 kings. Oh. Yung mga sumusunod na mga bansa. Nahatulan, kasama si Satanas. Kaya mga kapatid, hindi sana ikaw ito. Amen. Hallelujah. Alright? Okay? So, tingnan nyo. Ngayon, new heaven and new earth, sabi niya, sumagot si Jesus. Dito magtatapos tayo. John chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa kanya. Kung titingnan natin John chapter 14, I will prepare a place for you. Diba? I will go to my Father and I will prepare a place for you. A mansion, many rooms. Wow! Kahit nakubo lang ang bahay ko dito, mayroon akong mansion. Materialistic. Hanggang sa langit, materialistic tayo. No, that is not our life. Our life is God. Amen? Our treasure is God. Amen? Kaya dito sa verse 23, ang sabi ni Jesus, no? Babalik ako.
Yung sinabi niyang, I will prepare a place for you, I will go to my Father. No, yun ang heaven. Amen? Hello? Kung nasaan ang Diyos, yun ang heaven. At ang Diyos ay mananahan sa atin, mananahan sa mga disciples. For the meantime, di niyo ako makikita, at ang mundo, hindi na ako makikita, pero makikita niyo ako. Sabi ng Panginoon in verse 19 ng chapter 14, John chapter 14, verse 19, pero makikita niyo ako. For a while, hindi niyo makikita, at ang mundo, hindi ako makikita, pero makikita niyo ako for a while. Hindi niyo ako makikita, pero makikita niyo na ako agad-agad. At ang Ama, the fullness of God, the fullness of the Father, because you love Him, and you, if you love me, you love Him, you will keep my commandment. Kapag ibig sabihin, you will be empowered by the unconditional love of God. That's why you follow God. And if you love Him, then He will dwell in you. And that is heaven. It is not a place na minaasam-asam natin where God lives. And if God lives in you, and that is heaven, and that is a new heaven in this world. Kaya Revelation chapter 21, verse 3, meron akong narinig na isang tinig na yung tabernakulo ng Diyos ay nanahan sa mga tao. Ano yung tabernacle? The presence of God. Ang Diyos na naiwalay sa tao at gumawa ang Diyos ng paraan, kaya meron ng tabernakulo ang Diyos mismo ang siyang lumapit sa tao. And that is heaven, where God lives, where God dwells, that is heaven. Amen po ba? Kaya nga, heaven on earth. Amen. Hallelujah. If God lives in you, then you are in heaven. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi namin kayo pwedeng pigilin na kami mahalin. Hindi namin kayo pwedeng pigilin na kami pagpalain. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay makilala namin kayo at maunawaan so that we will experience, Lord God, you personally in our lives. We thank you so much. We give you praise. We give you glory, O God. Hallelujah, hallelujah. Of course, thank you, Jesus. Thank you. I'll stand with arms high and heart abandoned. Ay nagdidisiplina, pero kailanman hindi nawala ang kanyang pag-ibig, hindi nawawala ang kanyang biyaya sa atin. Sabi nga po ng John 6:37, ang sinumang lumalapit sa Diyos sa anumang paraan ay hindi niya itatakwil. So gaano man ang nagawa natin,
anuman ang kasalanan na nagawa natin, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, hindi niya tayo itatakwil. Ang kanyang pag-ibig, kailanman ay hindi nagmamaliw. Noong nagkasala si Adan, sinumpa ng Diyos ang Diablo. Sinumpa ng Diyos ang lupa, hindi si Adan. Noong nagkasala si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Hindi sinumpa ng Diyos si Cain. Nagkaroon ng disiplina ang Diyos, pero yung protection ng Diyos ay naranasan pa rin ni Cain. Noong magkasala si Abraham, nagsinungaling siya, kinaras ng Diyos ang hari ng Egypt, hindi si Abraham. Pero, I believe, nagkaroon ng delay 25 years bago siya nagkaanak. Marahil yon ang disiplina ng Diyos upang sa kanya siya magtiwala, hindi sa tao. Kasi ginamit niya ang kanyang asawa para siya maligtas. But then, ang Diyos ang tunay na makapagbibigay ng kaligtasan. Kaya nga, kung tayo ay lumalapit sa Diyos, kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, mabuti ang Diyos sa anumang paraan, hindi natin mapapantayan ang kanyang kabutihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, patuloy na ito'y nagbibigay sa amin ng kaliwanagan upang makita po namin kung gaano kakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinili mo ang bansang Israel hindi dahil sila ay mahal mo kaysa ibang bansa, kundi upang ipalaganap ang iyong mga salita, Panginoon, na ang salita mo, O Diyos, ang siyang magiging daan upang makilala ka ng maraming tao, upang sila ay magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Sapagkat kailanman, O Diyos, hindi ka nagtatangi, Panginoon. Kung paanong mahal mo ang Israel, ganun din ang mga taong wala sa Israel, sila yung minamahal. Namatay ka para sa lahat, nagpakahirap ka para sa lahat. Kaya nga po, O Diyos, it is finished. Hindi na kailangan na pagdusahan pa namin, O Diyos, ang ginawa mo, O Lord. Sapagkat sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami po, O Diyos, ay iniligtas mo hindi lamang sa impyerno, kundi sa mga darating na tribulation sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat you have overcome the world. At alam po namin, O Diyos, we are more than conqueror because of Christ. Salamat po, O Diyos, po ngamin dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa aming lahat. Okay, konting minuto lang po. So, yung in-announce po natin na mga TV. Thank you.